Muli na namang napatayo si Cuadro Alas General Casimero ng kanyang paboritong bagitong boksingero na ayon mismo sa kanya ay papalit sa kanyang trono. Mayroong isang boksingero na talaga namang hinangaan ni Cuadro Alas General Casimero. At ayon mismo kay Casimero, ang boksingerong ito ay ang susunod sa kanyang yapa at magiging mas matindi pa sa angas ng mga Pilipino. Parang bomba ang kamahon nito, mga kaibigan, na sumasabog pag tinamaan ng kalaban. At sa mismong laban niya ay pinanood talaga siya ni Casimero, kaya ang ating bida ay nagpasikat ng gusto kay Cuadro Alas General Casimero. Parang bomba na sumabog ang kamao na tumama sa ulo at bodega ng kalaban. Kaya naman di na nito nakayanan, sumuka na ito ng dugo, labas ang tinae at ang atay-atayan at sumuko sa laban. At sa pangalawang pagkakataon na kung saan pinanood na naman siya ulit ng live ni Casimero, ay pinakitaan niya ito ng gusto. Winasak niya ang isa sa pinakamagaling na prospect ng Philippine boxing. Ino itong boksingero na personal na tinuruan ng The Flash ng mga Pilipino. At paano na pahanga si Casimero at inamin niya mismo na ito na yung boksingero na papalit sa kanyang trono. Mula sa lungsod ng Mandawi, mayamang isla ng Cebu, ay matatagpuan dito ang isa sa kanilang pinagmamalaking boksingero, ang bagitong si Christian Añadas Araneta. O mas kilala bilang Christian Araneta, ay nakatadhana na napapalit sa trono ni Cuadro Alas General Casimero, na kung saan magiging world champion din natin ito. Siya ang tinaguri ang The Bomb o bomba ng Philippine boxing. Hinasa at tinuruan ni Casimero ang boksingerong ito. Maging si Nonito Donaire ay kanyang naging maestro dahil likas ang talento ng batang ito, mga kaibigan, sa pagiging isang boksingero. Bata pa lamang ay napatak na ang kanyang murang katawan sa maagang pagtatrabaho. Kaya naman likas na sa ating bida na mahirapan ang gusto at maging malabomba ang kamao niya. Hindi makapaniwala ang magagaling na boksingero na kalaban niya dahil sa tindi ng kamao ng ating bida. Araw ng Sabado, April 1, taong 2023, sa Hope's Dome, Lapu-Lapu City, isla ng Cebu, haharapin ni Christian Araneta ang isa sa pinakamatinding makakalaban niya, si Jack Rawut Modjuguen, ay nanggaling ng Thailand. Veterano ang boksingerong ito at sobrang magulang. Meron siyang kartada na 42 na panalo, 21 dito ay kanyang pinatulog sa ibabaw ng lona at 3 talo lamang. Samantalang kalahati lamang ang record ni Christian Araneta na may 23 na panalo, 17 ang KO at 2 talo. Bagamat sa Cebu ginanap ang laban na ito dahil sa pagkakaiba ng kanilang record, ay heavy underdog pa rin po dito ang ating pambato. Nanunood sa laban na ito ang tagapagturo ni Araneta na si Nonito Donaire at si Cuadro Alas General Casimero. Kaya kahit mahirap mang manalo, ay kailangan magpakitang gilas ng ating boksingero. Sa round number 1, medyo maliksi ang Thai na kalaban, kaya di nito inaasahan na madapa sa gitna ng laban. Pero tuloy ang laban at nagpakitang gilas ang dalawang naglalaban. Kausap ko si Doc J before this. Pinag-aralan ng isa't isa. Top 15. One of the best lightweight and the best puncher. And you do that. Nag-a-adjust siya. Round number 2, nakapokus talaga sa panonood si Nonito Donaire at General Casimero. Tuloy lang naman si Araneta sa pagbabato ng malalakas ng kamao sa kalaban nito. Crowd. Ganda ng sidestep ni Araneta doon.
Sa round number 3, ang lalakas na ng suntok ni Araneta pero parang hindi tinatablan ang Thai na kalaban niya. Kaya tuloy lang ang ating bida sa game plan nila. Round number 4, nagiging agresibo na ang veteranong Thai boxer. Kaya napapatras din ang ating bidang boxer. Pero kumukonekta pa rin po si Christian Araneta na ating bida. Yan, yun yung ginagawa ng Thai. Matatamaan mo siya. Hindi ka pwede magmadali. Uppercut and right now unloading. Good body shot from Christian. He's very consistent with his jab. Sa round number 5, nakukuha na ni Araneta ang tamang timing at distansya. Kaya lagi nang nasasapol ang veteranong Thai na kalaban niya. Retaliated with this. Again, this is round number 5 and this is only scheduled for 10 rounds. And Milan, so good. Round number 6, gusto nang tapusin ng ating bida ang Thai na kalaban. Kaya lang matibay talaga ito at ayaw sumuko sa laban. Time I need to attack. He tries that. The conditioning coach. Kapag nag-jag mo sila. I don't see the overhand. Sa round number 7, nagiging doble maingat na dito si Araneta. Dahil napakatibay po ng Thai na kalaban niya. Pero malalakas pa rin talaga ang kanyang mga patama. Pero yung Thai fighter at this juncture, 7th round na tayo. Oh, di pa, oh, di pa daw. Good right hook. Oh, look at that. Round number 8, accurate na masyado ang ating kababayan. Naging malakas si Mero ang kanyang mga galawan. Magaling umiwas ang Pinoy na ating kababayan habang laging sapul naman ang Thai na kalaban. We are in off from Araneta in the process. He's the one moving forward, but still Christian is us in the counter body shot. Same story or less. Sa round number 9, dito nasasabog ang bomba. Maliksi na masyado ang ating bida habang parusa ang natatanggap ng kalaban niya. Kaliwat ka ng suntok sa bodega at sa kanyang ulo ang kanyang natamo. Kaya bumigay na ito at sumuka na ng dugo. Ayan, medyo nagkakaroon na ng participation yung crowd. Kasi naglamaan yung chan eh. Parang masakit. Ang hirap pumasok pag yung chan mo. Kanina pa yan. Medyo nasasaktan siya. Nakikita mo sa facial reaction niya. Nice! That's what you were saying. Sa tindi ng bombang kamao ng papalit kay Casimero ay sinuka ng Thai maging ang tinain nito. Kaya talaga namang napatayo si Casimero dahil may papalit na sa kanyang trono. Dahil sa napakagandang pinakita ni Christian Araneta ay sinanay ito sa ibang bansa ng halos 9 na buwan at pagkaraan ng 9 na buwan ay bumalik ito sa Pilipinas upang kalabanin ang isa sa number 1 prospect ng Philippine boxing. Si Arvin Magramo ay ang rising star ng Pilipinas. Pero first round knockout ang inabot nito sa matinik na bata ni Cuadro Alas. Napatayo ng 2 beses si Casimero dahil sa husay ng isang boksingero na papalit sa kanyang trono.